Welcome to Pinoy Cafe that brings you real-life stories of people. Kamusta po kayo? I hope everybody doing well and safe. Kung bago lang po kayo sa aming channel, mangyari po na pakiclick ang like button at huwag niyo rin pong kalimutan i-click ang subscribe dahil malaking tulong po ito sa amin. Narito na po ang bagong kwento at sana po ay magustuhan po ninyo. Isa akong may-ari ng negosyong cleaning business na madalas kong mga kliyente ay mga opisina, mga shop, o maging mga bahay o condominium. Masasabi kong maayos na ang buhay ko. Hindi na ako nakakaranas ng gutom, may ipon kahit papaano, at higit sa lahat, meron akong malambot at maayos na kama na hihigaan sa tuwing uuwi ako galing sa trabaho. Aaminin ko, hindi paglilinis ang pangarap ko sa buhay. Hindi ito ang nais ng mga magulang ko para sa akin. Gayunpaman, ipinagpapasalamat ko din ang ganitong klase ng trabaho dahil dito ako nabubuhay. Ang buhay ko noong lumalaki ako ay hindi marangya. Kumbaga, saktuhan o kapag may extra, nakakaipon naman ang mga magulang ko. Nakatulong din dito ang hindi namin pagbabayad ng upa. Ang bahay kasi na tinitira namin ay pamana ng aking lolo sa aking ina. Isang maliit na bahay at lupa na mayroong isang kwarto. Para sa aming tatlo, sapat na ito. Si tatay na isang jeepney driver at si nanay naman ay tumatahi ng mga basahang bilog at may kumukuha nito sa aming tahanan na siyang nagbabayad sa kanya ng mga basahan. Kahit na noong bata pa lang ako, natuto na akong maging kontento. Kontento sa mga gamit, sa mga pagkain, sa kung ano lamang ang kayang ibigay sa akin ni nanay at tatay. Na kahit na nag-aaral ako, hindi ako humingi ng bagong gamit sa tuwing umpisa ng taon sa paaralan, maliban lamang sa kwaderno at lapis. At kapag ang mga bagay na kaya pang pakinabangan gaya ng bag o sapatos, ay gagamitin ko pa ito hanggat maaari. Ngunit hindi naman may iwasan na ang mga kagamitan ko ay naliitan ko na at kailangan ko na muling bumili ng bagong gamit. At nung ako ay magsisimula sa aking unang taon sa sekundarya, dito ko unang nasaksihan ang matinding pagtatalo ng aking mga magulang. Nasaan yung perang ipon natin? Pasigaw niyang tanong kay tatay. Ah kasi, pinahiram ko muna ang perang ito kay Glenn, sagot niya. Kailangan na natin ang pera ngayon. Magkano pinahiram mo? Bakit hindi mo man lang sinasabi sa akin? Galit na sagot ni nanay. Nangangailangan kasi siya ng mga panahong iyon, tsaka ibabalik din niya kaagad, sagot muli ni tatay. Mas inuna mo pa yung kapatid mo. Paano na si Janice? Anong gagamitin niya mga gamit sa eskwelahan? Alam mo naman pasukan eh. Sagot muli ni nanay. Ibabalik naman yun. Babayaran naman niya yun. Huwag kang mag-alala. Isa pa, hindi naman ibang tao ang pinahiram ko. Kapatid ko naman yun. Sabi ni tatay. Oo nga, nandun na tayo. Pero kung inubos mo ang perang ipon, ibig sabihin malaki ang pinahiram mo. Teka, magkano nga ba ang pinahiram mo? Tanong ni nanay. Hindi naman ganoon kalakihan, sambit ni tatay. Sunod-sunod ang pagsasalita ni nanay, lalo na nung hindi masabi ni tatay ang halaga ng pinahiram niya na lalong nagpainit ng ulo ni nanay. Hindi ko akalain na may itataas pa pala ang boses ni nanay lalo na pag nagagalit ito ng labis. Natigil lamang si nanay nung sinabi ni tatay na pagtapos niyang biyahe kinabukasan, dadaan siya sa bahay ng aking tiyo upang masingil kahit pambili ko ng gamit sa paaralan kung wala pa itong pambayad sa kabuuang halaga ng hiniram nito para din mabawasan. Nung pumasada si tatay nung kinabukasan ng madaling araw, hindi pa din sila nagkakaayos ni nanay kaya naman ang hangin sa aming tahanan ay mararamdaman mo pa ang tensyon nito. Bihirang-bihira akong masaksihan na mag-away ang mga magulang ko. Kaya naman hindi ko gusto ang ganitong pakiramdam sa tuwing nakikita ko silang hindi magkasundo. Subalit, hindi namin inaasahan na iyon na pala ang huling sandali na makikita namin si tatay. Pauwi na siya sa biyahe galing sa bahay ni Tio na tinupad niya ang sinabi niya kay nanay na maniningil siya pagkatapos niyang mamasada. Habang siya ay bumabiyahe pa uwi, siya ay naaksidente. Nabangga ng isang truck ang jeep na sinasakyan niya pa uwi. At siya ay nakasabit noon at unang napuruhan nung nabangga. Hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Ang trahedyang ito ay labis na nagdulot ng malaking sakit,
pagdadalamhati at pagluluksa. Ang masakit dito, hindi man lang kami nakapagpaalam, pero ang kirot na nararamdaman ko ay hindi mapapantayan sa pighati na nararamdaman ni nanay sa kadahilanang yung huling usap pa nila, may samaan ng loob, may away, hindi sila nagkausap ng maayos o naiayos ang kanilang hindi pagkakaintindihan. Kaya sa likod ng mahagulgol ng aking ina, malalim ang kanyang sugat lalo na sa kanilang mga huling sandali. Magmula noong pumanaw ang aking ama, hindi na siya tulad ng dati. Nawala na ang gana niyang mabuhay, hindi kumakain, hindi na inaayos ang kanyang sarili, na para bang nais niyang sundan ang aking ama. Sa totoo lang, hindi ko siya masisisi dahil simula pa lang nung sila ay elementarya, ay magkakilala na sila ni Tatay. Hindi lang sila magkababata, pati high school sweetheart. Kaya naman, kahit hindi ko mismo nararamdaman ang sakit, naiintindihan ko ang pinagdadaanan niya. Ngunit, sa bawat araw na lumilipas, hindi ko matiis na ganito ang kalagayan niya, lalo na nung nakita ko siyang nangangayayat. Kaya nagsalita na ako na, "Nay, nandito pa po ako. Kailangan ko po kayo. Huwag niyo pong hayaan na tuluyan akong mawalan pati ng ina. Pakiusap ko." Nakikita ko sa mukha niya at ekspresyon na gusto na niyang sumuko. Pero gaya ng ibang magulang dahil sa kanilang anak, kailangan niyang magpatuloy. At nung gabing iyon, sinubukan niyang kumain kahit kaunti. "Pasensya ka na anak," sagot ni nanay. Hindi ko mapigilan na mapaluha nung makita ko siyang kumain muli. Kaya naman ginanahan na akong linisin ang aming bahay nang biglang sumigaw si nanay ng, "Huwag mong gagalawin ang bahay. Iwan mo lang ng ganito na eksakto na wala kang aalisin dahil ayokong maalis ang alaala ng tatay mo." Gustuhin ko man na sumagot, pero kung ito ang paraan ni nanay, hinayaan ko na lamang. Kaya sa araw-araw, nais ko mang maglinis, hindi ko magawa. At nakikita ko naman si nanay na nagtatahing muli, na sapat na para makabili kami ng pagkain. Na sapat na para ipakita niya sa akin na sinusubukan niyang magpatuloy sa buhay. Ganito nagpatuloy ang aming buhay. Hindi na kami nakalampas sa kalungkutan lalo na sa tuwing sasapit ang kaarawan ni tatay na labis na nagpapaluha kay nanay. Pero kahit na sinubukan ni nanay na magpatuloy para sa akin, mas nananaig pa din ang kanyang pagluluksa kaya pati siya ay nagkasakit. At ilang buwan lamang bago ako makatapos ng sekundarya, tuluyan na akong naging ulila. Sa mga panahong kami ay nangangailangan ni nanay, may mga kapitbahay na tumutulong sa amin. Kapalit nito ako ay nagtuturo sa kanilang mga anak o kaya naman ako ay nagbabantay ng kanilang tindahan ng ilang oras. Nung pumanaw na ang aking ina, naalala ko ang aking tiyo na may nahiram sa aking ama na punot dulo ng aming trahedya. Baka sakali din na matulungan niya ako sa pag-aayos ng lamay ni nanay. Nung kumatok ako sa kanyang tahanan, sinabi niyang 2,000 lamang ang hiniram niya kay tatay. At nung araw na aksidente, ibinigay niya ito kaya sabi niya bayad na siya. At binigyan ako ng 500 pesos pambili ko daw ng pagkain at kanyang abuloy. Laking pasasalamat ko na nung binigyan niya ako ng pera. Naintindihan ko na meron siyang pamilya kaya naman hindi na ako nagtanong o nag-usisa pa. Wala din naman akong magagawa kundi ang umalis. Dahil wala akong alam sa pag-aasikaso sa lamay o libing, humingi ako ng tulong sa barangay na nairaos at napalibing ko ng maayos si nanay. Nung ako na lang mag-isa sa bahay, nung ipinalibot ko ang aking mga mata, nakita ko ang sala, kusina, ay labis na makalat. Labis-labis na kalat sa mga taong ayaw ni nanay na ipalinis o ipagalaw ang mga gamit sa aming maliit na bahay. Nagsimula akong maglinis ng bahay. Isa-isa kong nilagay sa plastic at yung iba itinabi ko sa kahon ang mga nais kong gamit nila. At nung matapos kong malinis, maligpit at makitang malinis ang bahay, para na akong nagsimulang muli. Kumbaga bagong pahina matapos ito mapuno ng mga sulat. Pakiramdam ko matapos maglinis, ito ang paraan ko sa pag-move on, na parang ang sugat ko ay nagsisimula ng magilom. Pero hindi ko pa magawang linisin ang kanilang kwarto
Dahil lahat ng mga natitira pa naming alaala ni nanay ay hindi ko pa kayang harapin at pumasok doon. Kaya naman sa sala ako natutulog. Ngunit meron pang mga buwang natitira bago ako tuluyang makatapos ng sekundarya. At wala naman akong trabaho o ipon na naiwan mula kay nanay. Kaya naman humingi ako muli ng tulong sa aking tiyo. Subalit, imbes na tulungan ako nito, ipinagtabuyan niya ako na sabi niya nakatulong na siya at huwag na siyang gambalain pa. Hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding awa sa sarili ko dahil ipinagtabuyan niya ako na parang isang palaboy. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong maitutulong sa'yo? Umalis ka na. Kapag pinagbigyan pa kita, paniguradong uulit ka pa ulit. Hindi na kita tutulungan para hindi ka umasa. Alis! Pagtaboy niya. Nagbabaka sakali lamang ako dahil wala na akong ibang mahihinga ng tulong. Pero sarili ko lamang ang tanging maasahan ko. Nung nabubuhay pa ang mga magulang ko, marami silang mga kaibigan at mga natulungan noon. Kaya naman, natanggap ko ang kanilang kagandahang loob dahil alam nilang ako ay walang-wala. Nakaranas man ng gutom pero hindi naman ako tuluyang pinabayaan ng Panginoon dahil paminsan-minsan, merong mga kapitbahay na nagpapaturo o nagpapabantay ng kanilang tindahan kahit ilang oras lamang sa isang araw. Nasapat na ito sa akin para may pantawid ako ng gutom. Noong araw ng aking graduation, lahat ng nasa paligid ko, mga kaklase, mga magulang, lahat sila ay nagdidiwang at nagsasaya. Pero ako, hindi ko mapigilan na maluha, lalo na nung ako ay umakyat ng entablado. Nung ako ay nagtapos, dahil parehong mga magulang ko, hindi na nila naabutan o nasaksihan ang aking pagtatapos. Kung ang mga kaklase ko, sabi ko anuman ang kanilang tatahakin sa hinaharap. Ako, para akong isang batang nawawala. Hindi ko alam kung ano ang nais o plano ko sa buhay. Naisip ko na ibenta ang bahay at kunin ang perang pinagbenta nito. Kaya sa pagkakataong ito, naglinis akong muli. As in yung sobrang linis. Kinuskos ang tile sa banyo, tinanggal ang alikabok, tinapon ang mga bagay na hindi ko kailangan o gagamitin. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nakaramdam ako ng kasiyahan na natuklasan ko na may hilig ako sa paglilinis. Iba ang pakiramdam ko nung makita kong nakakasilaw sa linis ang aming kusina, sahig, banyo at sala. Hindi ko mapigilang mapangiti sa resulta. Batid ko sa iba, maaring maisip nyo na ang weird ko. Dahil ako, nagtataka din sa sarili ko. Hindi ko man maipaliwanag pero ang saya-saya ko nung araw na naglinis ako. Kaya naman, ito din ang nagbigay sa akin ng ideya na ganito ang trabahong pasukin. Nagsimula akong maglinis sa mga opisina at ang mga kasamahan ko ay may edad na at ako lamang ang pinakabata. Ang mga kasamahan ko ay natutuwa sa akin sa tuwing ako ay nagtatrabaho na kahit na nakakapagod, ilang beses mag-eskoba ng kubeta, maglinis ng sahig, nakukuha ko pa ding umiti. Maayos ang pasahod at ako lamang mag-isa kaya may sobra pang natitira. Nung nalaman nito ng mga kaklase ko na ako ay isang janitress na hindi sila makapaniwala na ito ang trabaho kong tinahak. Sa mga bawat araw na lumilipas habang ako ay nagtatrabaho, dito ko napagtanto at siguradong nakakahanap ako ng kasiyahan o satisfaction sa tuwing nakikitang malinis ang aking kapaligiran. Hanggang sa dumating ang isang taong anibersaryo ng pagkamatay ni nanay. Dito na ako nagkalakas loob na linisin ang kanilang kwarto, itupi ang kanilang mga damit, tanggalin ang mga hindi ko kailangan at itabi ang mga nais kong itabi. Aaminin ko, may enerhiyang napakalungkot dahil habang nililigpit ko ang mga gamit nila, unti-unti na akong nagpapaalam sa aking mga magulang ng tuluyan. Sa ilalim ng aparador, meron doon plastic envelope na pag-aari ni tatay. Doon nakita ko mga love letters nila ni nanay, litrato ko o naming buong pamilya, at iba pang mga dokumento. Dito nakita ko din ang isang kasulatan. Kasulatan ni tatay at tiyo tungkol sa pera. Ito ang perang pinahiram ni tatay sa aking tiyo at ikinagulat ko ito
nung makita ko ang halaga na pinahiram ni tatay sa aking tiyo na 60,000 pesos. Hindi ko mapigilan na magalit dahil sa halagang 2,000 na binayad ni tiyo nung araw na iyon, buhay ni tatay ang nawala. At ang masakla pa nito, nung nawala si nanay o nung nangangailangan kami, hindi man lang niya kusa itong binalik. Ipinakita ko ang kopya ng kasulatan sa barangay upang hingin ang kanilang opinyon at sinabi nilang lehitimo ito dahil nakanotaryo ang kasulatan. Sinabihan ako na pwede ko itong ilaban lalo na meron akong katibayan. Kaya naman kinompronta ko ang aking tiyo at ipinakita sa kanya ang papel. Nagulat pa siya nung makita niyang hawak ko ito. Nung una, ayaw niyang pumayag na magbayad. Hindi na daw niya kailangan bayaran ang nahiram niya. Hindi ako makapaniwala sa salitang lumalabas sa bibig niya na parang hindi niya kapatid si tatay. Isa siyang manluloko at hindi ko hahayaang palampasin ang kanyang ginawa. Nung hindi siya pumayag na magbayad, nagtungo ako sa barangay at dito siya napilitang magbayad. At unang bayad niya ay 20,000 pesos hanggang sa naibigay na niya ang natitira. Iyon ang una kong pagkakataon na makahawak ng ganoong kalaking pera. Matapos ang ilang taon sa larangan ng ganitong trabaho at nagka-ideya, sumubok akong pasukin ang ganitong negosyo. Dahil kilala na ako, hindi ako nahirapang humanap ng kliyente sa mga opisina. Kinuha nila ang serbisyo ko hanggang sa naging 2 na kami, 3, at ngayon meron akong 10 empleyado sa aking cleaning services. Hindi ko sukat akalain na simpleng paglilinis o pag-organizing sa bawat pagtupi, sa bawat pagtanggal ng mantsa sa damit na maihahalin tulad ko na ganito din ang aking buhay. Paisa-isa kong inaalis at tinatanggal ang mga masasakit, mapapait na karanasan ko nung nawalan ako ng mahal sa buhay. Na napapalitan ito ng bago, mas malinis na kaisipan at buhay. Batid kong hindi pa ako tuluyang nakakaalis sa matinding trahedyang iyon, pero sa bawat paglilinis ko ng paisa-isang opisina, sa paraang alam ko, na alam kong darating ang panahon na malalampasan ko din ito ng lubusan. Comments of the day. Generoso de la Cruz, Ricardo de Guzman, Dolores Bangson. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye!